But anyway, sakto Brad Ted, kasi we're gonna talk about, you know, what Jesus said. And today, we're gonna talk about, I am the bread of life. Akalain mo natapat talaga sa pandisal ni Ate Aida at ni Ate Nora. Pag sinabi natin bread of life, well, Brad Ted, makaka-relate ng mga Pinoy. Kasi, kumbaga, staple to sa ating hapagkainan. Hindi pwedeng mawala. Whether mayaman, mahirap, hindi pwedeng mawala ang tinapay. Right? Pangalawa, hindi lang to staple, ito rin yung nagsusustain ng buhay ng karamihan tao. Actually, tubig lang at pandekoko, buhay ka na. Kaya, kailan ba sinabi ni Jesus na I am the bread of life? Well, konting background lang, Brad Ted, ano? Jesus, pinakain niya yung 5,000 with 5 loaves ng bread at 2 isda. Tumawid siya sa kanyang mga disciples sa kabilang ibayo, humabol yung mga tao. And then somehow si Jesus, medyo nirebuke niya yung mga tao. Sabi niya, hindi naman kayo sumunod sa akin dahil sa miracle na pine-perform ko. Pero dahil nakalibre chicha kayo kahapon. At ngayon, Tom Jones na naman kayo. Kaya nyo ako hinahabol dahil sa libreng tinapay. Kaya sabi ni Jesus, winarningan niya yung mga tao, huwag niyong habulin yung mga tinapay na nasisira. Kundi yung tinapay na hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya nung tinanong ng mga tao, eh sa marami makukuha yan? Doon na sinabi to Brad Ted at Chacha. Sabi niya sa John 6:35, bubuhin ko na yung verse, I am the bread of life. Kung sino man yung lumapit sa akin, who comes to me, will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Brad Ted, 2 requirement, come and believe, you'll never go hungry and thirsty. Matinding statement to Brad Ted kasi in-equate ni Jesus sa sarili niya, being a bread. And then, para sa ating mga tao, kung si Jesus ay bread, ibig sabihin, staple siya, hindi siya pwedeng mawalang rekado sa buhay natin. So, siya po pinakamahalagang sangkap ng buhay ng bawat tao. Mawala na lahat, wag lang si Jesus. Secondly, sabi niya, I am the bread of life. Sabi niya, essential ako in living. Essential ako sa buhay niyo. Kasi sometimes, Brad Ted, we focus on a lot of material things, including me, I'm guilty of this. Akala natin, having relationship, having successful career will ultimately give us satisfaction. Pero sabi ni Jesus, pangatlo, huwag kayong mag-long for temporal, but long for eternal life. So si Jesus po ay both. He can satisfy our temporal, itong marriage natin, career, pag-aaral. Pag nandiyan si Jesus, masasatisfy ka. But more than that, the eternal, the afterlife, sabi niya, covered ko rin yan. Kaya, Brad Ted, hindi nakakamanghan, no wonder, noong araw, masaya na tayo sa Nokia 3210. Pero ngayon, naka-iPhone 11 ka na, parang may kulang pa rin. You want the iPhone 12? It's a never-ending pursuit. When you focus on material things, lagi kang may hinahanap na bago, mas maganda, mas malaki, mas latest. Pero once you have Jesus, you have everything. Kaya sa end, tanungin ko lang ang mga kababayan natin, ano nagsusustain sa'yo sa araw-araw? Sa kakumukuha ng sustenance mo at sino o ano ang staple sa buhay mo. I hope and pray na si Jesus yan. Tayo po'y magdasal. Panginoon, dinadalangin namin na isustain niyo po kami. Kayo po ang maging staple o kayo po yung maging primary or most important component ng buhay namin. Because sabi mo nga sa salita mo, apart from you, we can do nothing. Panginoon, maging constant ka sa buhay namin. Huwag po kami masyado ma-focus sa mga temporal things of this world. Although importante yan, pero hindi yan magtatawid sa amin ng complete satisfaction that can only be found in you. Salamat po sa araw na to, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, please grant us the gift of contentment. The gift of joy and contentment. Amen. Amen.